Mayor, sa totoo lang ang masunugan kasi masakit ang loob ko. Pinaghirapan ko eh. Tapos nasunog. Mayroon yun. Kamukha ngayon, kailangan namin ang tulog. Malaking pasasalamat po namin kung magbigyan kami. Delikado raw pasukin yung maiskinita. Baka raw delikado raw akong patayin. Sabi ko, hindi po ako takot mamatay. Pinasok ko tong trabahong ito. Ganto lang kami, hindi niya din kami naaalimutan. Katulad namin na mahirap. Nasa kanya na o. Anong batas ang gagawin niya? Ang gusto ko lang, tuparin niya ang pangako niya. Kasi yung pangako niya, panglahatan. Pangako ko po sa Pilipino noon pa, wala pang kampanya, hindi pa ako kandidato. Kahit saang kinita po kayo ng Pilipinas, papasukin ko kayo. Basta kaya lang po ng aking katawan. Sana po tulungan niyo po kami. Nasa lalong madaling panahon no, kasi nag-uulan na at saka yung mga bata na nag-aaral, mga walang uniforme o. Mga estudyante narito. Estudyante, huwag kayong mag-alala. Ako na po ang bibili ng uniforme ninyo at saka mga school supplies, ha. Sana po dumating po sa... Siyempre, masaya kami dahil mabibisita niya kami mga nasunugan. At natutuwa din kami na nakikita naman siya ng personal. Personally, nabili mo ko sa kanya. Kasi as a senator, as a government official, talagang inaalam niya ang pulso ng bayan. True barangay, true grassroots. Kaya hindi lang siya yung mamubuka, bola, kung hindi personal niyang inaalam. Yan ang kailangan natin. Yan ang dapat ninyong hindi kalimutan.